may Hyundai 1200 tayo o Hyundai Grace na tinatawag dito guys, na isishare ko sa inyo pagka bumili kayo ng second hand, kahit mapail 300 man yan, 45, 6 o ano man sasakyan. So isishare ko lang sa inyo yung mga may problema na makina, matining ang andar, pero ganito yung sitwasyon ng makina niya. So papakita ko sa inyo. So papakita ko sa inyo. Ito, one click po yan, no, walang hindi hard starting, walang katok o tinatawag na katok na makina. Pero ipapakita ko sa inyo yung mga dapat hindi nyo nakunin na makina pagka may ganitong issue. Yan. Kung mapapansin nyo mga boss, ang tingin po ng andar. Pero paano ba mag-check yung makina na may problema? No? So one click sa start, kahit malamig, kahit mainit, pero may ganito siyang issue. So una-unang titingnan nyo mga boss, yung sa dipstick. Makita masyado, so dito tayo sa ano. Kung hindi nyo mapansin doon sa lipstick, sa doon sa lipstick, no? Ay, pero makikita nyo naman yung malabas sa lipstick ang nagaling. Dalawa lang titignan nyo yung mga boss, sa lipstick, tsaka rito sa breather nya. O sa breather, yan. Kung may ganyan ang mga lumalabas sa makina guys, na gusto nyo bumili ng sasakyan, so huwag nyo na kontrolin. At ang mga ganitong condition mga guys, subject to overruling na po yan. Maaaring may problema yung piston o piston ring o may gasgas yung liner. So ito mga boss, bababa ko yung makina nito at i-share ko sa inyo kung anong mga nasira, anong sira pag may mga ganitong issue. May usap sa breather, may usap din sa dipstick. So ayan, makababa ko yung makina na ito na Hyundai Grace, no? So pwedeng mangyari yan sa kahit anong sasakyan mga boss. Pag may check kayo sa dipstick at saka doon sa breather, pag may mga ganyan usap, may problema po yung ating makina. Yan. So ayan, isishare ko sa inyo pag nakalas na namin yung mga nakatay na namin yung makina o kakalas-kalasin na namin yung buong engine. So papakita ko sa inyo yung mga dapat palitan. Sa ilalim natin dadaan yung makina ng Hyundai Grace. Yan. So binababa na natin.
Lian, kasama na yan. Ay, hindi nyo matatanggal yan, boy. Alam mo kung bakit? Nakaharang pa yung bracket niya eh. Ito. Bunot kayo ng bunot, nakasandal yung bracket yan. Ah, oo nga. Nga! Ang number 4 na. Boy, number 4 din ako. Tuwa ka rin. Oo. Ay, kaya ko. Ang ilang. 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 Ang
Nahawa na. So ayan mga boss, nakalas na natin yung D4BX na makina na blow by, no. So yung papalitan natin dito mga sir, magpapalit tayo ng liner, piston tsaka piston ring. Kasasabay na natin yung main bearing tsaka control bearing. So para mabago na natin lahat yung mga laman loob ng makina. So dito sa cylinder head niya, so ang gagawin natin, pa-blapping na natin ito. Tapos papa-replace natin yung head. Kasi medyo angat na yung lapat ng gasket. So yun po ang gagawin natin muna dito. So ito yung part 1 na ginawa natin dito sa D4BX na H100. Na yung digrace, no? Mga sir, ito dadalhin lang namin ng machine shop at magpo-provide kami ng mga main bearing, control bearing, tapos yung liner. So may mga gasgas yung liner nito mga sir. Ayan, malalim yung gasgas ng liner nito. Kaya nagkakaroon ng pressure doon sa ating breather tsaka sa dipstick. No, lumulusot na yung hangin. So kailangan natin overhaul talaga to mga sir. Ito pa yung mga sakit ng D4BX, D4BD, o di kaya 4D56. Yung mga ganito mga boss, oh, alternator bracket. Minsan kasi yung alternator bracket na yung alternator bracket kasi nito kasama po sa buong oil pump. Ayan. So pag lumaki ang butas nito, minsan kasi pag naiiwanan nating maluwag tong alternator bolt dito sa baba, minsan nag-aano po yan, maalo, kaya lumalaki yung butas nito. Kaya huwag niyong kalimutan mag-hikip lagi nito pag nagpalit kayo ng bed. Tulad nito. So nilagyan na ng bracket sa ibabaw. Wala na. Dalawa ng bracket niya mga sir. Yan. Kasi lumaki na yung butas sa ilalim na yun. Tabingi na yung alternator. Kaya nilagyan ng additional na bracket dito sa taas. So very grabe. Ngayon, ayan, tulad nito. Tutol na yung original na bracket. So ngayon papa-repair natin yung guys yung butas niyan para bumalik sa standard. Yan, pagka nagka problema kayo sa bracket ng alternator, mga boss, hindi po basta-basta pagka nagkalas nito. Ang mangyayari niyan, kalas si timing belt, lahat ng pulley niyo, kalas si crankcase bago niyo ma-pull out tong alternator bracket. Kasama po yung oil pump niya pag binaba. Pagka nagkaroon ng problema yung alternator bracket niyo dito sa baba. Ayan, tulad nito. Yan po ang issue ng mga 4D56, D4BX, D4BX, yan, D4BB.
Yan, yan po mga issue niyan. Alternator bracket. So pag po sinabing ipaparepair yung alternator bracket, yan po ang ibababa niyan. Tanggal timing gear, timing belt, timing gear, crankcase, bago po natin ma-pull out tong oil pump. So sabay na natin ipa-repair yan.